Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito ay ituturo ko kayo sa aming fire station at sa emergency generator. Kasama si third engineer. Magpa-familiarize lang tayo mga kamismo. Tapos testingin din natin yung emergency generator. Okay, simulan na natin to. Pasok, Professor Third! Ito sa kung anong gusto mong pindutin. Kung nari, may sunog. Sabi na engine, generator. Sa boiler, generator, puro fire. Pag-pinindot yan, sir. Pag-pinindot yan, anong mangyayari, sir? Activate yung tubig. Okay. Water misfire. Ito yung naman sa comb. Emergency stop. Ito yung nasa sa comb. Okay. Ito yung sa shutoff valve, yung sabi mo. Ah. Yan yung pinaka-main. Oo. Shutoff valve. Ayan mga kamismo, alam ko nagawan ko na ng vlog yan eh. Ilagay ko na lang din sa description box para sa mga hindi pa nakakanood yan. Tapos yan yung insulation valve, kung may sunog, barbula, seawater valve. Ito yung fire station na... At dito sa barko namin mga kamismo ay meron ding extension ng fire alarm panel. Kung kaya't ma-identify din lahat yung mga alarma sa FDAS. At meron din ditong switch ng general alarm. At ipasok ko na din, syempre meron din akong video ng pagtetesting ng fire alarm system mga kamismo. Ilagay ko na lang din sa description box. Okay, proceed naman tayo dito sa emergency generator. Yung location nito is nasa boat deck or nasa second deck. Isa ito mga kamismo sa pinaka-critical na mga machinery sa barko. Dahil in case of blackout or magkaroon ng interruption sa ating mga auxiliary generator, automatically mga kamismo napapasok naman ng emergency generator para mag-support sa mga critical equipment sa navigation or sa ating barko. Kung kaya't every week kailangan mini-maintain or dina-dry run, dry test, checking of parameters, tsaka batteries. Sa mga nasakyan kong barko mga kamismo is third engineer palagi yung kasama kong mag-testing. Diyan lang naman sa emergency generator tsaka sa rescue boat and lifeboat. In short, sa lahat ng mga life-saving equipment or machineries. Ayan, first you need to check all the parameters. Yung oil level, battery, supply ng fuel, at syempre visual checking na rin kung wala bang mga basa dyan tulad ng ulan or air leaking ng mga oil at mga fuel. Isa lang naman yung dapat tandaan dyan mga kamismo, maging responsable lang palagi sa ating mga trabaho. Manual operation. Pagka itetesting na ida dry run, lagay sa manual operation. Okay. Boss, i-drain yung tubig, isara. I-drain. Isara sa pagkakadrain. Kasi minsan yung angkin mapasok niya sa loob. Ah, kaya kailangan nakadrain lagi. Kakabukas. Magmula noon mga kamismo, hindi na kami nagkarinigan ni third engineer. Kung kaya mag-voice over na lang muna ako. Sa pagtitesting nga pala mga kamismo ay mag-rely kayo palagi sa manual niya. Para malaman nyo kung gaano katagal yung pagtitesting, kung ilang minuto ba, tsaka para guided na rin kayo mga kamismo. Sa emergency generator room pala mga kamismo, meron din akong logbook dyan. Kung saan nire-record ko yung voltage, yung gravity ng battery. Importante din yung record book na yon mga kamismo dahil hinahanap yon ng port state control. At may time din na pinapatest nila yan yung emergency generator. Kung kaya, sinisigurado namin na well maintained ito every week. May time kasi mga kamismo na kung kailang may mga port state inspector, dun pa pumapala yung mga equipment. Magbiblink pa, parang si Magina lang. Hintay lang tayo, mga 5 seconds. Yun. Pwede na, pwede na balik ulit sa automatic. Then, balik sa automatic. Tapos pala yung
Target type, pagka gusto mong patayin, dito lang. Kanina na sawad. Kailangan ni cambio yung battery para magcha-charge naman yung kabila. Magcha-charge naman yung kabila. That's all folks. That's all. Thank you. Thank you. Sorry, I'm stuck. Thank you for watching. Sir, ito. Then, don't forget to drain this bulb. Mahabol, BS. Dahil umahambon dito sa labas, ngayon pupunta kami ng Richards Bay. Kasama ko ngayon ang aking pinakamagaling na partner, our third engineer! Okay, at dito na natatapos ang video natin mga kamismo. Siya nga pala, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na at i-hit na ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong i-release na video. Nag-upload ako ng mga electrical works, engineering works, at iba't ibang buhay namin dito sa barko. At huwag nyo na rin kalimutang i-like yung video na to para ma-recommend tayo ni YouTube sa ibang mga manonood. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang! Bye-bye!